kahalaman, magandang araw sa inyong lahat. Kayo ba may hilig sa mga mabubulaklak na halaman na itatanim sa mga harap ng bahay nyo o sa mga nilalandscape nyo? Eto mga kahalaman ang magandang recommend ko sa inyo. Yellow bell, mga kahalaman. Mamulaklak yung yellow bell, mga kahalaman. Non-stop yan, mga kahalaman. Sobrang dami at sobrang kapal niya kung mamulaklak siya. Kaya mga kahalaman, kung may makikita kayo mga ganito, tuturuan ko kayo paano mabilis makabuhay ng cuttings ng yellow bell, mga kahalaman. Kahalaman, kung may makakilala kayo may tanim na gantong yellow bells, kukuha lang po tayo ng mga cuttings na ganito, yung mga sanga niya. At yun lang po yung itatanim natin at magkakaroon na rin po kayong tanim na yellow bells at mabilis niyang mabubuhay, mga kahalaman. Yun mga kahalaman, ito yung nakuha natin na cuttings ng yellow bell. Ito dibali yung itatanim natin. Yan mga kahalaman. Mga kahalaman, ang gagawin lang natin itong cuttings natin yung yellow bell. Babalatan lang natin yung ibabaw niya. Yan, palabasin lang natin yung pinakaloob niya, yung puti niya. Huwag niyo naman po masyadong lalaliman, yung ibabaw lang po. Yung pinakabalat lang po ng sanga, mga kahalaman. Yan. Aganon lang po natin sila. Yan mga kahalaman, pag na balatan nyo ng ganito, kasi ang ginagawa ko rito, mayroon akong ginagamit na pampaugat dyan, mga kahalaman. Ito yung mga kahalaman, rooting hormones, nilalagay ko siya sa sprayer, ini-spray ko siya. Kung wala naman kayong rooting hormones, mga kahalaman, ang madalas kong ginagamit, itong ganito. Yung aloe vera, mga kahalaman. Yan. Nagawa ko sa kanya, mga kahalaman, itong aloe vera. Yan. Putulin niya po siya. At biyakin niya po sa gitna. Yan, mga kahalaman. Ipapahid niyo po yung pinaka-gel ng aloe vera natin. Ayan na po ang magiging rooting hormones natin, mga kahalaman. Yung gel ng aloe vera. At mara mapabilis po yung magkaugat yung mga cuttings natin na yellow bells. Yan mga kahalaman. Basahin nyo lang yan ng ganyan. Yan, nakikita nyo mga kahalaman. Tapos mga kahalaman, ang ginagawa ko para mas mabilis din na mapaugat yan, kukuha po tayo ng kukupit, yung balat ng nyog na pinatuyo. And then dapat babasain nyo po siya ng gusto. Yan, ganyan. Basang-basa. Babalot po natin siya dyan. Yan. Sobrang basa po siya. Yan. Babasain po natin ng gusto. Pag naibalot po natin dyan,
kuha po tayo ng plastic. Ayan mga kahalaman, yun lang gagawin natin. Ayan mga kahalaman, lalagyan nyo lang sa plastic na ganyan. Tapos nalagyan nyo po ng konting soil. Ayan, lagyan nyo po ng soil, haluan nyo pong ganyan. Tapos babasain nyo rin po ng gusto dyan. Kasi hindi na natin siya didiligan eh, hanggang sa magkaugat na siya dyan. Kaya kailangan basang-basa mga kahalaman. Then babalutin na natin siya. Kahalaman, ayan mga kahalaman, babalutin natin siya ng ganyan. Tapos mga kahalaman, mas maganda kung meron kayong pot na maliit. Kailangan kasi hindi siya nagagalaw-galaw. Ilagay nyo muna siya ng ganyan dyan. Tapos, yan, ipatong nyo lang ng ganyan. Tapos, pabayaan nyo lang po sa isang tabi. At, pag napansin nyo na may lumalabas na mga bagong dahon niya, yun, at yun, sigurado tayo na mayroon ng ugat yung, ano natin, yung yellow bell natin. Kaya bago natin siyang ano, titiglan lang natin, kukunin natin ganoon. Makikita niyo naman po sa mga gilid-gilid ng plastic niya ay meron na mga lumalabas na mga ugat. Ayun, mga kahalaman, pakita ko rin sa inyo yung nabuhay ko na ng ganito mamaya. May lalabas na yun na mga bagong dahon niya. 'Yun mga kahalaman. Yung gagawin naman natin susunod na cuttings natin mga kahalaman, ganun pa rin, pero ito naman yung itutusok lang natin sa lupa. Ayan, ipapahid pa rin natin yung aloe vera natin. Ayan mga kahalaman, ayan, kunin nyo lang yung pinaka gel nyan mga kahalaman. Ayan ang magpapabilis para magkaugat yung mga cuttings natin. Then pwede naman natin direkta na sa tusok ng lupa. Ayan, ganyan mga kahalaman. Kaso lang mga kahalaman, yung gantong style, napakasela, napakahirap magbuhay niyan. Ngayon mga kahalaman, ito naman po pag ginagamit ko yung rooting hormones ko. Ayan, ito yung rooting hormones na ginagamit ko, nilalagay sa spray at ini-sprayan ko naman siya mga kahalaman. Ayan. Pag ini-sprayan ko siya, ayan, pwede naman i-diretso ng tusok na gano'n. Ayan, ang kaanuhan lang nito mga kahalaman, pag ganito naman ang ginawa nyo, napakasela, napakahirap bumuhay ng ganito. Kailangan kasi hindi siya nagagalaw, hindi siya pwedeng na, kunyari, nasagi na naggumalaw ng gano'n, nagaganyan-ganyan, ayan, nagagalaw-galaw ng ganyan. Lalo na yung pag meron na siyang palabas na mga maliliit na ugat, tapos sabay nagalaw po siya ng ganyan, nasagi, o nililipat-lipat niya ng ibang lugar, nasasagi siya, nagagalaw, ay hindi na siya matutuloy mabubuhay. Dahil pag naputulay siya ng maliliit na ugat, hindi pa siya na-establish doon sa binagtusukan natin, ay hindi na po siya matutuloy ng pagkabuhay. Kaya ito medyo maselaning ganitong gagawin lang natin. Kaya ang gagawin nyo nito, ilalagay nyo siya sa lugar na medyo hindi na abot ng mga bata o hindi nasasagi-sagi at hindi nagagalaw-galaw. Tapos ngayon mga kahalaman, didiligan nyo na rin siya kaagad. Yan. Tapos pag diniligan nyo, hindi nyo na siya didiligan ulit. Mga 2 weeks na ho bago siya diligan. Pag may mga nakikita na kayo lumalabas-labas na dahon. Kasi pag palagi rin pumbasa yung cuttings na tinanim nyo, palagi nyo pong dinidiligan, palaging basa, nabubulok po yung cuttings natin. Kaya
hindi rin siya nabubuhay, mga kahalaman. Yun, ganun lang po ang gagawin natin sa mga cuttings. Hindi tulad nito, kahit nagagalaw siyang ganun doon, o kahit buhating yung ganyan, di ba? Permanent po yung kokopit niya ron, pati yung soil niya, na kasama siya ron. Hindi siya nagagalaw-galaw ng katulad nito. Kaya yun yung pinagkaiba. Kaya madalas ganito po ang ginagawa ko. Yan, mga kahalaman, meron na akong nabuhay na cuttings ng yellow bell natin, mga kahalaman. Ito, yan, lumabas na yung mga bago niyang dahon, at makikita natin, mga kahalaman, yun, tumagos na sa plastic niya. Yan, mga kahalaman, yung bagong ugat, mga ugat na napaugat natin ng cuttings. Yan, mga kahalaman, bali bubuksan na natin siya, lilipat na natin siya sa seedling bag para maging established na siya, talagang mabuhay na siya ng gusto. Yan, meron ako mga bakanting seedling bag dito, mga kahalaman. Yan, pasa muna natin siya ng lupa. Yan, at least ano muna siya, 1/4 ng seedling bag. Handa-handa lang siya, mga kahalaman. Kunin lang natin yung yan. Yan, mga kahalaman. Sama pa rin natin yung kokopit niya para mas maganda. Para sure na mabubuhay siya. Yan, mga kahalaman. May mga ugat na siya. Then, saka natin siya itanim, mga kahalaman. Itagin natin siya ng soil. Yan. Pag talagang established na siya dyan, mga kahalaman, saka natin siya ililipat sa malaking pot. Ayan. Then, didigan muna natin siya dyan. Yan, mga kahalaman, yan, ganyan lang po magbuhay ng cuttings ng yellow bells. Yun, mga kahalaman, diba? At talagyan na natin siya dyan sa labas ng bahay. Mga kahalaman, itong yellow bell ko na nabuhay natin about cuttings, at ipabayaan ko muna siya maging established dito sa nilagay nating seedling bag. Mga 1 month siguro, bilang ko siya ng malaking pot. Talagyan ko siya ng gapangan. Yun, mga kahalaman. Pero pag gusto niyo naman mas mabilis lalong lumaki, direkta niyo po sa lupa kung may mga bakante kayong pagtataniman, o sa harap ng bahay niyo, o sa mga landscape niyo, mas mabilis po siyang lalaki at mamumulaklak. Yun, mga kahalaman, kung baguhan ka pa lang sa YouTube channel ko,
baka naman pa-like and subscribe na lang po. Pwede nyo na rin pong pindutin ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bago ko pang mga video. Ako nga pala si Obi Transmercado, ang inyong kahalaman. Maraming salamat po.